Okay, so sa VPN na to, actually hindi ako masyado ready dahil naisipan ko lang na habang ginagawa ko itong logo na to, ay i-record ko. Kung paano ko gawin yung logo. Okay. So, ang una kong pinapost sa client ay yung logo na to na gawa sa 2P. So, Popsicle ang logo. Pero ang pangalan nila ay composed ng 2 word at i-start sa P. So, ang idea ko is gumawa ng popsicle mula sa 2P na nakamirror. So, para sa akin, ito ang isa sa creative approach. Sa una, nilagyan ko siya ng shadow para ma-distinguish yung unang P at yung mirror P na nasa likod. Ang problema dito, pag one color na lang siya, hindi na makita na 2P siya. Paparin siyang popsicle, pero yung idea na maging 2P, nawala na. So, medyo hassle dahil gusto kong ipakita ngayon 2P pero hindi na lumalabas. So, naisip ko na gumawa ng bagong version ng bagong option kung saan mareretain ko yung popsicle, mareretain ko yung P, pero 1P na lang. May naisip na ako bago ko i-record itong video na to. So, i-execute ko na lang, i-render ko na lang. Okay. So, ito medyo madumi pa to dahil since hindi naman ganito ang unang plano, uulitin ko siya. Gumawa ako ng bilog para sapat lahat. Kinopya ko lang yung lapad nitong popsicle sa likod. I-apply ko ngayon dito sa bilog. At i-align ko lang siya sa taas. Then, tatanggalin ko na itong top part ng unang popsicle na ginawa ko. Yung rectangle na to, siya ang gagawin kong pang trim. Okay? So ngayon, meron na tayong perfect na bilog sa taas. Perfect na arc. Then, itong sa baba, most likely i-retain ko itong shape na to dahil okay naman siya. Okay, I'll see if pwede. Hindi rin siya perfect. Okay. So, hindi siya perfect. Ulitin ko na lang. Align. Align dito. Align ako ng bago. Kaya align ko lang to.
Inaalam ko rin ito. Then, bura ulit tayo. Ang guide. Titrim ko siya ulit. So, i-re-retain ko na lang itong handle, yung stick. Nang, okay. So, ito, perfect tong handle na to. Nakasukat siya. So, ang gagawin ko ngayon, i-retain ko yung handle dahil okay naman siya. Alisin ko yung magiging part. Tapos, align ulit para mabuo ko yung base. May ibang procedure dito na pwede yung gumamit ng ganito. Pero, okay na. Step na ako sa ganito. Wala namang problema dahil magagawa ko naman yan. Keep ko lang ito. Align. Hanggang sa masakop na niya. So, perfect. Napopsicle na siya. Dapat. Weld. Release compound pad. Tapon. So, ito. Expect mo natin perfect to. Then, isi-center ko itong stick niya sa kanya. Line center. So, okay siya. So, next procedure is naisipan ko na dito ko ilalagay yung P. Yan siya. So, pag nag-i-start ako actually, pag nasa isip ko pa lang siya, medyo ganito muna procedure ko. So, parang binagrab ko siya. Titignan ko kung maganda yung naisip ko. Kulahin ko yung stroke para makita ko yung effect. Gawin kong puti. So yan ang gusto ko mangyari. Meron akong popsicle at na-retain ko yung P na pangalan ng company nila. Initial ng pangalan ng company nila. So ang gagawin ko ngayon, nagawa ko na yung perfect na popsicle sa likod. Ang gagawin ko na lang ay perfect to. Itong P na nasa loob. Para malinis lang tingnan. Okay, so kunin ko ulit ito. Kinapi ko yung lapad ng popsicle sa likod. Apply ko sa bagong seal tail ko. I-align ko ulit. Okay. Then, palilitin ko siya sa desired na sukat ko. Kasi i-consider ko na dapat itong bubuin kong bagong shape, bagong peak ay tatapat dito. Dahil ito ang effect na gusto ko. Mabutas yung peak sa popsicle. So, let's see. Paano. Try natin ha. Ina-assume natin na nasa sentro dapat ito. So, from here, alisin natin yung fill. Bigyan natin ng stroke. 25. Kulayan natin para madali natin makita. Tignan natin kung nagtatapad siya dito. Alisin natin opacity. May
Problema, so, yeah, I'm just go. Ito ang tinitignan kong part. Ayan, nakita niyo, may puti. So, kailangan mawala yun. Ibig sabihin, nagtapat. And then, hindi ko alam kung meron pang ibang technique dito, pero tamad ba akong mag-isip ng ibang technique or dahil nakasanayan ko to? Ang lapad, ang sukat ng circle natin ay 79.953. Try natin isarado sa 80. Tapos, so 80 na siya. Ilagay ko dito sa taas. Okay. Ngayon, para mas accurate lang siya, try ko gumawa ng guide para ang purpose ko is yung space dito ay siya rin space nito. Maganda kaya yun? O mas maganda? O hindi naman necessary yung ganong procedure? Siguro babase muna ako kung ano yung maganda sa mata ko. Na malaki dito, ang malaki ang allowance dito, same shield dito. Dito, wala nga akong binag-big deal kung mas maliit itong left and right compared sa top and bottom. Itatry ko muna itong naisip ko. Okay? So, gagawa ako ng double rectangle at kasing sukat nito. Okay. Ang lapad nito ay 80. I-apply ko sa square na ginamit ko. Ang concern ko dito is masyadong nawala na yung curve na unang na-imagine ko dito. Dito, dito nawala na siya eh. So, maybe hindi maganda sa panay ko. Try ko nagdagan yung radius niya gawin kong 3 or gawin kong 4. Try natin sa 5. Okay. Now, since kailangan ko makuha bigla pa dito sa 80, nagawa ako ng square ng 80. At ang lapa ang corner radius niya, yung curve niya dito ay 5 dahil ito na kita ko okay naman siya sa akin. So, 15 lapad, 5 ang radius, yung curve, okay? Ito pala ang lapad dapat niya. So, 80 ang lapad, 5 ang radius. Okay. Okay, i-align ko ulit. Then, i-align ko manually dito. Tanggalin ko na to. Okay, ang challenge dito is gaano kalapad ito. Gaano kataas. So, alisin natin to. Lagyan natin ng fill. Let's say green. Green, opacity niya 50 para makita ko lang nangyayari sa likod. Okay. So, sasamahin ko ito ng square saka circle. I-align ko dito ng before this. Align vertical, align center.
para magtapat siya sa taas nito. Dito siya naka-align sa level na to. Then, saka ko ngayon, i-align itong rectangle na to sa top. So, magiging sentro na siya ngayon. Okay? I think may na-miss akong part. Ulitin ko siya. Dahil nang in-align ko siya, kalimutan ko mag-iwan ng guide. Yung circle kasi natin kanina, magamit natin siyang guide para tumapat siya dito. So, ulitin natin. Meron na ako iniwan na guide sa taas. Ulitin natin yung circle sa square. I-align natin vertically dito sa green. Then, i-group natin siya. Control G. Then, i-align natin sa top ng popsicle. Okay na siya. We are assuming na itong group na circle at square ay naka-align sa height nitong popsicle without the stick. Ang group. Control group. I-align ko siya ngayon dito sa guide na ginamit ko. This is yung circle kanina. Remove, remove. Okay. So, ang gagawin ko ngayon, since may guide na ako, tatapos siyang dito. I-weld ko sila ang dalawa. Okay? So, dapat pina siya ngayon. Actually, hindi pa rin ako happy sa pin. Sobrang matalim pa yung corner. So, kanina ay 5 pixel ang radius niya. Try kong gawing 10. Kung magugusto ako yung radius. Ito, mukhang maganda radius nito. Naka-curve siya ng compare natin. Fifteen, 80 ang lapad, 15 ang corner radius. Okay. Alisin ko to. Okay, nawala niyo naman ako. Okay, sorry, sorry. Ito yung guide ko siya kanina. So, i-retain ko siya. Iwa ako ng bagong rectangle. 80, square. 80 ang lapad, 15 ang corner radius niya. Okay. So, gagamitin ko siyang guide niya. Kulayan ko siya para madali ko siya ma-identify pag tinanggal ko na siya. So, tatanggalin ko mamaya yung green. Okay. So, nasa ibabaw siya para matanggal ko yung green sa likod. Control X. Then, delete yung green. Tapos, ibabalik ko lang Control F. Okay. So, in-expect natin na naka-align pa rin siya kung paano ko siya vertically align kanina. Ngayon, ang gagawin ko, i-weld ko itong square na to sa circle sa taas. Okay. So, click the circle. Okay. Click the circle. Ayan. Then, click the square. Ayan. Then, dito siya. Pathfinder. Weld. Okay. Ayan, gusto ko siya. Mukha pa rin siyang P. Now, ito naman yung paanong P na to. Ang gagawin natin. So, gagawa ako ng another stroke. Expect natin na magkasing ka pa sila nito. Pero to make sure, stroke mo lang siya. Balik mo lang siya, stroke mo. Yan. Pinamita ko ng i-dropper. So, pareha sila ng kulay, pareha sila ng kapang ngayon. Extend natin. Then, i-align natin. Gamit ang pick tool, click ko yung rectangle, yung align, kasing kapal nito,
click ko ngayon yung naka-weld na rectangle at circle. Then, align. Okay. Kung mapapansin ninyo, sana talaga. Ah, may konting difference siya. Kita ninyo yan. Kita ninyo yung konting difference niya. Yan. So, ang ginagawa ko dyan, lagayain ko ng konti siya para mawala lang yung puti. Masakit kasi sa mata na pili mo yung marumi sa ginawa mo. Yan. So, dapat nakalik. Oh. Ang pinggante pa. Napaka medyo masama sa pakaramdang pag feeling ko minsan sabit eh. Try natin dito kung 79.478 siya. Try natin 45. Ah, sorry. 50. 80. Dati. 80. 79.85. Yan. Tama lang yun. So, tapos yun, gaano ako ka meticuloso yung nakikita ang konting dumi. Okay, so control X para mawala yung ginagawa. Sorry, i-group ko muna sila. Control G, then X. Control X, mawawala yung red. Yung guide na unang ginawa kong imaginary pico, yung draft, de-delete ko na siya. Then, Control F, babalik yung pulang bagong ginawa ko. Saka ko siya kukulayan ng stroke na puti. Then, titignan ko siya. Mukhang ba siyang okay? So far, okay. Meron akong popsicle na may stick. Meron akong P. Okay. Malaya ito. So, para ako nakasandog. Ang kagigising ko lang kasi. So, hindi ako nag-expect na mag-record ako ngayon. So, eto na. Huwag lang mawala sa momentum dahil ganado akong mag-record ng ginagawa ako. Nagising ako ng 4 o'clock. Kumain ako. Then, ready na ako ng 5. Kunting basa ng email. Check na yung newsfeed ko sa Facebook, ano yung nangyari sa paligid, chat sa mga kaibigan, then start na. Okay, going back. Meron na akong P. So, okay na siya. Ang gagawin ko ngayon, i-keep ko lang siya. In case na kailangan ko siya mamaya. Okay? Ang gagawin ko, itong P na to, object, expand para maging object na siya na fillable. So parang convert to curve sa Corel Draw. Okay, sorry, ayoko pala nitong nagka-curve siya dito. So edit ko muna. Point, tatanggalin ko ng nag, i-delete ko to, i-re-repin ko yung konting vertical line doon. Ayoko nitong curve na to dito, gusto ko diretso lang to. Yan. Then, babalik ko to. Okay, so delete ko tong isang to, na ayoko. Tapos magtatabi ako ng good. Para in case na may na humaba ang proseso ko rito at ayoko pala, meron na akong original pa rin yan. Ito ang purpose. Kaya nandiyan lang siya sa tabi. Kaya ang file ko lagi madumi sa paligid. Okay? So, object,
Expand. Okay. Fill siya. Naka-check din yung stroke. Okay. Then, i-weld ko siya. I-weld ko. Para makita naman kasi dito na dugtong lang siya. So, i-weld ko siya. Smooth. At ang paborito kong gawin, yung nililinis ko yung mga nods. Natanggal ko yan. Feeling ko ang ganda ng logo kapag walang mga ganyan. Ang ganda ng stroke, shape, pag walang madudulong ganyan. Dumi ang tingin ko kasi dun. Okay? Then, delete. So, itong pina to, ang gagawin ko sa kanya, ay ipang titrain ko siya dito sa popsicle sa likod. So, yung popsicle na kahiwalay sa stick. Okay? Hiwalay siya sa stick. So, copy ko siya. Ah, sorry. Kikip ko lang siyang ganyan. Yung P, naka-shift ako. I-click ko na yun itong popsicle sa likod. Then, trim. Sa Pathfinder, trim. Minus front. Okay? So, yan, butas na yan. Wala nang P ngayon na nasa ibabaw. Dahil, once na, nung moment na ginawa ko siyang pang-trim, pang-butas, dito sa popsicle sa likod, so, ino-offer niya yung sarili niya. Pagkatapos mo akong gamitin na pang-trim, mawawala na ako sa Illustrator. Okay? So, yun siya. Kung meron kang popsicle, meron kang stick. Then, i-weld ko naman sila. Pero, minapansin ako kanina na hindi pa rin siya nagpantay. So, tatry kong i-work out yun kung paano. Ayan, aking papansin niya ito. Dito makikita ninyo. Meron siya, yan. Itong area na to. Ibig sabihin, hindi pumantay yung stick. So, click ko. Ayan siya, stick yan eh. Yan, stick yan. So, ayoko nun, medyo madumi. Feeling ko, mali pagkakagawa. So, pokol ko. Kumuha ko ng rectangle. Kunin ko siya si popsicle na nakaprim na. Ika-copy ko siya para mawawala kasi siya mamaya para maibalik ko yung original sa inyo. Kuha lang ako ng guide. Ginamit ako ng intersect. Alisin mo na pala yung isang nasa gitna. Then, click ko yung popsicle, click yung rectangle, then intersect. So, ito ngayon, itong rectangle na ito, siya magiging guide. Guide ko. So, si popsicle stick, i-click ko si rectangle na, ginawa kong guide, then align. Then, i-deal ko ngayon itong ginawa ko lang, guide lang naman kasi siya. Then, control F, babalik sa popsicle. Okay? So, ina-expect natin, tapat na dapat yan. Dahil ginamit ako na ng guide. Okay? Meron pa, hindi pa rin siya. Pero, tignan natin mamaya. Mukhang okay naman kasi na siya dahil guide na yun eh. So, i-weld ko ngayon si popsicle. I-weld ko si stick niya. Magkakaroon niya ng nuts dito. Pero, okay siya. I know, pantay dapat siya. I-delete ko na lang nuts na to. Dahil pangatignan. Yun lang yung reason. Pangas sa tignan. Okay? So ngayon, meron na tayong popsicle na may P. Now, itatry natin. I-retain yung color na sinadjust ng client. So gusto niya nitong group. Gusto niya nitong pink na to. Yan group ko siya. Yan group ko para makuha ko yung pink sa likod. Gusto niya ng pink na to. Ito. Gagamitin ko. Then, gusto niya rin ng pangalawang pink. Yun ang gagamitin ko para sa likod. Okay? Pero since may nakita ko isang optional, feeling ko mas gusto ko, duduplicate ko siya. Titignan ko yung option na na-imagine ko. Ibalik ko siya sa block.
eyedropper, black. Then, exclude. Magsasamay ko ulit sila. Kasi magkahiwalay siya kanina kung papasin niya ibang kulay. Magkahiwalay na yan ngayon. Hindi na sila magsambagay. Magkahiwalay na yan. Ngayon, gusto kong, alam na naging problema ko kasi dito, ang hanggat maaari, ang gusto ko, yung logo, iisa lang. Ayoko nung ganyan na may naghihiwalay. Alam niyo bakit? Pag sa mga signboard, naisip ko, pagka nag-cut sila sa Panaflex sign, pag nag-cut sila ng popsicle na to, at magka-cut ng hiwalay na to, computerized cut, actually hindi na nila mapaperfect magtapatin yan. Medyo masyado akong mapagpansin sa ganun, kaya hanggat maaari, gusto ko lang magkasama. Titignan ko lang naman kung okay pa rin. So, try natin pagsamahin. So, mangyayari niya para mapagsama sila, puputulan ko ito, yung part na to, yung part na to, para itong part na nasa gitna, dumugtong siya sa buong popsicle. Paano ko gagawin yun? Hindi ako basta-basta maglalagay na pandugtong. Hangit. Hindi siya sukat, hindi siya napag-isipan. Parang baro na lagyan mo lang ng pandugtong. So, hindi ko type yung ganong procedure. So, ang ginagawa ko, kukuha ako dito. Kasi pare-parehas ng kapal yan eh. Ito, pare-parehas ng kapal. So, dito ako kukuha. Kulayan ko siya ng pula. So, makita ninyo. Then, popsicle. Ika-copy ko. Then, ilalagay ko sa taas yung popsicle. Then, i-click ko ngayon, naka-shift ako, naka-click kay popsicle, i-click ko yung pula, trim ulit. Itong gagawin ko yung pambutas. Ngayon, ibabalik ko, control F, yung popsicle. Meron ako pambutas. So, ang ginagawa ko para naka-align siya, i-duplicate ko siya, tapos, yun, ang ilalagay ko dito, na i-flip ko to, para naka-align pa rin siya, dito. Then, alisin ko to dito, i-align ko dito, i-align ko siya dito sa guide na to, yan, sigurado pantay yan. At, pantay din siya pag nilagay ko dito. Gagawin ko siyang pandugtong ngayon. So, i-click ko yung pula, i-click ko yung popsicle, then weld. Okay? Magkadugtong na ngayon, wala nang nakahiwalay na lighter pin sa gitna. Then, kulayan natin ng black. Kung maganda. Okay? So, makikita ninyo, kumpara ninyo, ano mas maganda? Yung dalawang putol siya o isang putol lang. Tignan nyo sa isang color na black. For me, para sa akin, parang mas tight ko tong isang ito. Hindi nagsusumigaw yung letter P niya, pero of course, madaling malaman na yung shape na to ay P pag nilagay na yung pangalan ng company. Madaling ma-recognize. Pag pinignan siya ng una ng client, alam ko, P ang nilagay mo. It's me, it's my company. So, happy sila sa ganyan. Okay? So, tignan natin siya sa one color na sa colored. Gamitan natin yung primary color na gusto ng client. Itong darker. Ayan. Ganda pa rin siya. Okay? So, mamaya, pag pinmesend ko sa client, ganito ko siya i-present. White background. Ilalagay ko siya as black. Then, ilalagay ako ng color na. Lilitan ko lang to. For presentation, para makita nyo kung ano, para ko siya present mamaya. Lilitan ko to dito. Gusto ko ang una niya makita itong black. Para makita niya kung gano'ng powerful yung icon without the influence o illusion ng color na gusto niya. Ma-appreciate niya
yung logo, sa kung ano yung logo mismo, hindi yung dahil nadaya lang yung mata niya ng kulay na to. Sarap kasi tingnan natin pink na to eh. Pero pag na-appreciate niya yung black, ang ibig sabihin, ma-appreciate na itong color na to. So, si client na sa pagkakaintindi ko, si client, medyo ganun yung level of thinking niya. Alam niya kung ano yung magandang logo as logo lang, hindi yung dahil maganda siya sa kulay. Okay? So, ito. Ito ang medyo pangpakilig kay client. Idadagdag ko lang naman, although hindi necessary. Dito muna siya. Nagawa ko ng isang version. Napakita ko sa kanya kung paano ang structure nitong logo na to. Para ma-appreciate niya. Alisin ko ang fill. Lagyan ko ng stroke na pink or blue or pink siguro. Then gawa ako ng another circle para dito, circle para dito, then line ulit dito, line ulit dito, line ulit dito, line dito, line dito. So, ang hinahawa ko ngayon ay control, command shift. Kung sa ay ma-control shift sa PC. Tapos click ko lang yung line para automatic na duplicate siya everything na hinahatak ko. Then, gagawa ulit ako ng line na naka-vertical. Ang purpose ng ginagawa ko na ito, pag pinipresent sa client, para makita nila na well-structured yung design. Hindi lang siya basta-basta dinrawing para makita niya na sukat lahat. So na-appreciate niya na galing ng paggagawa, professional yung paggagawa. Okay. Then impression saka convincing power ng design. Yan, para ma-convince mo si client na tama yung logo na ino-offer mo sa kanya. Okay? Pero ang gagawin ko, tatanggalin ko yung color ng black. Tapos ang stroke niya, black din. One point. Tapos, dapat lang sa ibabaw siya. Arrange, bring to font. Pero hindi niya makikita to. So, I suggest keep ko yung black. Tingin ko mas effective pag i-keep ko itong black na to. Ganyan baka hindi niya makikita na maliwanag. Okay? So, ito hindi importante ito sa design. Medyo crucial lang kasi yung presentation ko. Kaya sinamahan ko nitong ganitong to call this presentation to convince the client. Okay? So, pag nakita ko sa kanyang logo,
may nag-WhatsApp sa akin. Kliyente na naman. Okay. So, ito yung main logo na gusto kong makita niya. Gusto kong makita niya na structure, well-structured yung logo. Sukat yung logo. Then, papakita ko pong pink na to. So, kung pinasin ko sa akin yung logo, nasa 1080 by 1080 na square, plain white. Then, nakasentro lang siya. Dapat ang sentro ko. Align center. Napagalan din yung logo nito. Okay. Then, i-group ko na siya. Ayan. So, ready for presentation na siya. I-save ko na siya sa file name niya. Tapos, sa dulo ng file name, kung pang ilang version niya. Siguro, ito estimate ko nito. Pang 30 plus na version ko na to. Medyo crucial ang presentation. Hindi ko nilagyan ng pangalan. Una, medyo private kasi yung company. Pangalawa, in sa presentation to, gusto kong makita lang nila yung icon. Dahil ito yung pinaka-crucial na part. Iba pala yung F. Pinaka-crucial na part na gusto nilang makita talaga yung icon. Gusto nilang doon sila ma-impress, hindi sa buong logo. Gusto nilang makita icon. Gusto nilang magandahan sa icon. So, okay na to. Salamat po sa panonood. Ilang oras ko? Isang oras din yata. So, mabilis yung rendering. Pero, actually, ilang araw ko lang iniisip yung design. So, ngayon ko lang nabuo yung design sa isip ko. Tinry kong mag-sketch kanina sa computer din. And nung nakita ko magandang effect, saka ko naisipang mag-record. Kaya, ito maganda ang kinalabasan niya. So, ready to submit na ito. I-present ko na and maghihintay na lang ulit ako ng feedback ng client pag nakita niyo ito. Whether maganda siya or hindi, happy ako sa design ko na ito. At kung di man niya ito mapili, I'm sure i-display ko pa rin ito sa online portfolio ko, sa Facebook page ko at sa Instagram ko. Dahil honestly, ako nagagandaan ako. So, yun. Salamat po sa panonood sa isang live demo kung paano ko ginawa ang isang logo na kasalukuyan kong ginagawa. So, nakita ninyo kung paano ko gumawa ng another version mula sa initial versions, initial version na na-present ko na. Sana po manood ulit kayo sa susunod na YouTube videos ko. Either pag-usapan na natin yung mga bagay regarding sa logo, sa mga logo designer, or magpakita tayo ng mga designs, mga logo designs, or technique, kung sakali man, or tips. Makita nyo paano ang proseso ko, paano nangyayari dito sa computer ko tuwing ako ang gumagawa ng logo design. So, I hope na na-enjoy nyo yung panonood ninyo at sana makapanood ulit kayo sa mga susunod ko pang video. Mag-subscribe po kayo para mas masaya. Ayun na po. Salamat po sa panonood at sa susunod po ulit. Salamat.